Magandang araw po, ako po ay si Sir Dumanais. Ang video na ito ay tungkol sa pagsubok sa mga sangkap ng physical fitness. Ang gagawin kong exercise ngayon ay tinatawag na step test. 3-minute step test. Gagamit tayo unang-una ng timer para sukatin ang oras. Pagkatapos ng 3 minuto, titigil na rin po ang exercise. Ito po ang tamang paraan ng paggawa. Una, iahangat, iahakbang ang kanang paa. Susundan ang kaliwang paa. Pagkatapos, bababa ang kanang paa at kaliwang paa. Uulitin natin yon hanggang sa maabot ang oras na itinakda sa loob ng 3 minuto. Mag-umpisa lamang po ang exercise kapag ka nag-umpisa na po ang oras. Kumanda na! Pwede po mabagal, pwede rin mabilis, basta tama po ang paraan na ginagawa sa loob ng 3 minuto. Pwede rin po itong gawin ng nakasapatos. Kung saan po komportable, ginawa ko lang po ito na nakapaa dahil nasa loob ng bahay namin. At mas komportable kami na nakapaa. Ang importante, tama ang paraan ng paggawa. So, next na gagawin po natin para sa physical fitness ay ruler drop test. Dapat ang posisyon ng kamay ay nandito sa ibabaw ng lamesa na bahagya na nakabuka para isalo doon sa ruler na lalaglag. Maaari din na gumamit ng meter stick para panukat. Kapag inilaglag na ang ruler, titingnan natin ang sukat kung hanggang saan ang kanyang kinaya para sa ating recording. Tingnan natin kung hanggang saan niya nahuli. So, ang sukat ay umaabot ng 135 cm. So, yan ang kanyang first trial. Second trial, titingnan natin. Isa pa muli. Isa pa. Kunin. Para sa second trial, at kukunin natin yung average. Kung alin yung mas mataas, yun ang kanyang makukuhang score. Ulit natin. Hindi niya nakuha. So, 0 ang kanyang second attempt. Kunin pa natin. Isa pa. Last attempt. So, 3 trial natin gagawin. Baba mo ng konti. Huwag masyado mataas. Hindi niya ulit nakuha. So, kung ano yung nakuha niyang score nung una, yun na ang magiging recorded measurement niya. Yun po ang paraan para gawin ang ruler drop test. Pag gagawin naman natin ngayon ay vertical jump. So ganito ang standing position para mag-start yung sukat kung hanggang saan. Kailangan yung gagawa niya nakatalikod kung saan yung reach point niya, doon mag-uumpisa yung sukat na ang taas na maaabot niya. Tatalon siya, hawak ang chok. Sukatin ko muna, dito ang starting point niya ng pantalon. So, gagamit ako ng centimeter para sukatin yung taas ng kanyang talon. Ngayon, ibigay ko sa kanya yung chok, tatalon siya ng walang buwelo.
Pag ganito dapat ang hawak na ito. Okay. Gigitan kung hanggang saan yung walang boiler. Harap ka doon, harap ka doon. Taas yung kamay. Yan. Tapos kung hanggang saan magugugit ng walang buwelo, pero pwedeng i-flop yung kita. Ready? Go! Okay, hanggang doon yung kanyang nakuha. Nagingitan, ang sukat ng kanyang palon ay 100 at 220. Pakiano nga lapid. 210 centimeter. 210 centimeter. Ang gagawin naman natin ngayon ay tinatawag na shuttle run. Ito na yung mga kahoy na ka-ready na dadalhin doon sa kabilang panig. Tapos tatakbo pabalik dito yung participant natin or yung player. Start na tayo sa karera para sa shuttle run. Meron ng tagdalawang kahoy na nakaready rito sa starting point. Okay, ready, set, go! Ganito ang paggawa ng start stand. Tatayo muna siya ng maayos at mag-relax yung dalawang kamay saka magkabilang panig ng katawan. Pagkatapos, ilalagay ang dalawang kamay sa magkabilang bewang. Ihahanda ko naman yung oras para oorasan ko kung gaano siya katagal kapag ka yung paa niya ay tumingkayad na. Tatapos ang oras kapag nawala na ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa bewang or bumagsak na yung kanyang paa sa posisyon. Ready? Lagay ang paa sa kabilang gilid at simulang magtingkayad. Go! 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sa bewang. At pagkatapos, maya maya ilalagay naman yung paa. Wait lang po, handa ko yung oras. Ready? Go! Kapag nawala na sa forma yung kamay, doon natitigil yun. Ang video na ito, gagawin natin ang sit and reach. So, dapat relax muna. Kailangan makapag-inhale tsaka exhale muna. Okay, tapos makikita nyo, hindi ko po muna siya papaupuin. Papakita ko muna yung sukat na ginawa ko para guided tayo. At lahat to sa bandang ibabaw hanggang makaabot dito sa bandang dulo ng tape ay sa bandang gitna niya yung 15 inches. Para saan yon? Para maabot niya at masukat natin kung hanggang saan. Ito namang marka sa dalawang gilid, posisyon na umaabot sa isang feet para sa pwesto ng kanyang paa. O, sige, upo na Natalie. Na maayos. Ayan. Nandun yung hangganan ng sakong dapat dito sa tape na kung saan ko sinukat. Ayan. Tapos, hindi naman obligado na sumandal ang likod doon sa pader. Kailangan lang pantay ang bandang puwetan niya hanggang sa likod. Para masubok natin, tingnan natin. Pagpapantayin naman ngayon ang dalawang kamay. Mas maganda na ang kanan ay nasa ibabaw. At dapat pantay yung mga daliri. Ngayon, para ma-relax muna, pataas ko muna ang kamay. Relax lang, hindi naman obligadong itaas, pero para ma-relax yung katawan, dapat nakataas. Okay, handa? Baba, para makita natin ang sukat. Sige, pwedeng i-tiklop ang likod para
makuha ang sukat. Sige, tiklop. Ang kaya niyang abutin sa unang attempt niya ay 15 inch. Pero dapat yung petan hindi siya maangat. At saka yung alak-alakan ay hindi rin umaangat doon sa lapag. Sa unang attempt niya, 15 inch. Pangalawa. Ano mo na, relax mo ng konti. Tapos taas. Okay, ready? Go! Second attempt. Doon pa rin. Pwedeng lumagpas dyan, ha? 15 inch pa rin. Pero dapat yung mga paa hindi maangat. O sige, angat ulit. Sa pang attempt, tinan natin. Ready? Go! Ayun, lumagpas na siya. Napunta na siya sa 16.3 to. Kaya lang hindi siya nakapantay. Yan, dapat nakapantay. 16.3 inches. So, yung kanyang recorded na measurement na naaabot sa sit and reach ay 16.3 inches. So, yun ang re-record natin, yung pinakamataas para sa sit and reach na physical fitness test. Ang gagawin naman ngayon ay alternate hand wall test. So, coordination to ng mga kamay gamit ang isang bolang pinatatalbog sa dingding. So, malaki yung gagamitin kong bola pero pwedeng gumamit ng kasinlaki lang na ping pong ball o kaya tennis ball. Paano to gagawin? Gagawin to sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid na nakaharap sa isang dingding o pader na ang layo na pagitan ay 2 meters or 3 feet. So, meron na ako nilagay na palatandaan para sa sukat ng layo. Hahawakan ang bola gamit ang kanang kamay. Tapos, ihahagis yun sa dingding. Pag tumalbog, sasaluhin naman ang kaliwang kamay. Gagawin ito sa loob ng 3 segundo. Kahit na hindi masalo, tuloy-tuloy na yung gagawin yun sa loob ng 30 segundo hanggang matapos ang oras. Sige, ready? Go! Bilang. Gagawin ay push up. Ganito ang paraan po para sa push up. Ang push up kasi ay pagsukat ng muscular strength or lakas ng kalamnan sa braso at dibdib sa patuloy na pag-angat. Ang una natin gagawin, unang gagawin ay dumapa sa sahig. Tapos, nakahawak, iunat yung dalawang braso. Nakatuwid ang katawan. Tapos, bibilangin kung hanggang ilang ulit ang kaya niyang iangat at ibaba, yun ang kanyang kakayanan. Handa? Bilang, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, bilang. 7, 8, 9, 10. Hanggang kailan niya kakayanin, yun ang kanya magiging recorded na kakayanan. Ilan na? Binilang mo ba? 24. Pagka hindi na kaya, doon na siya titigil. Nakailan ka? Tapos, lalagay ang kamay doon sa bewang. Inhale, exhale, para mapahinga muli. Ngayon naman po ang gagawin na exercise ay push up para sa babae. Iba po ang posisyon na ginagawa para sa
push-up na pangbabae. Ang push-up po ay natawag din na muscular strength. Pagsukat po ito ng lakas ng kalamnan sa braso at dibdib at patuloy sa patuloy na pag-angat. Ganito po ang paraan ng posisyon. Una po, dadapa. Iuunat ang dalawang kamay na nakalapat sa sahig. Habang ang tuhod ang ididiin doon sa sahig at nakaangat naman ang paa. Na komportable dapat ang pakiramdam. Dapat ang likod ay nakaunat. At ibababayan dahan-dahan habang binibilang. Tumanda sa paggawa. Handa? Go! 1, 2, bilang? 3, 4, 5. Sasama ang likod kapag ginagawa ito ng mga babaeng push-up. Bilang? Hindi lang ulo ang dapat na gumagalaw, dapat yung likod hanggang doon sa bandang puwetan. Habang ang tuhod ay nananatiling nakadiin sa sahig. At ang paa ay nakaangat. Kapag napagod na o hindi na kaya, maaari nang tumigil, yun na ang magiging recorded niya na kakayanan. Ulit-ulitin lang hanggang sa makakaya. Ang importante, yung paraan ay hindi nababago. Sunod ng kamay, pagdiin ng tuhod, at pag-angat ng paa doon sa sahig. 7. Pagkatapos ng exercise, huwag pong kakalimutan na tumayo, tumindig, at ilagay ang mga kamay doon sa bewang at mag-inhale, exhale, inhale, exhale para makabawing muli ng lakas. So, ganun po ang tamang paraan ng pag-push up para sa babae. Ready? Go! Babaloktutin yung tuhod, aabutin yung dalawang kamay, yung hita muna, hindi aangat sa kalikod doon sa sahig. Hita muna, tapos aabutin dahan-dahan yung tuhod. Yan, ganyan ang paggawa ng exercise na ito. Ulitin natin ha. Sige, diretso ang paa. Unat. Ready? Go! Abutin muna yung tuhod ng dalawang hita muna. Bago yung tuhod. Tapos, abutin yung tuhod. Go, na hindi aang at saka likod sa sahig. Okay. Ganyan po ang paggawa nito. So, ang gagawin po natin ngayon ay 50 meter sprint. So, ito yung starting point. Papunta doon sa end point. Sa sukat na 50 meter. So, ganito ang posisyon. Ito yung posisyon. Ah, sige, ready? Ready ko na yung timer para masukat ko kung gaano kabilis ang bawat isa sa kanila. Set. Go! Salamat po sa panonood ng video na ito. Ako po ay si Sir Dumanais, nagsasabi na happy learning, good day, and
God bless.